Hi guys! Welcome back sa ating channel. For this vlog ay isi-share ko lang sa inyo yung mga unang accessories dito sa ating Suzuki Espresso. So as of now ay kulang 3 weeks pa lang tong ating unit. So may bago pa rin siya. At saka medyo ngayong week ay medyo napahinga siya after nung ating vlog sa Pangasinan. So actually very random lang tong pinagbibili kong accessories o ibinagdag ko. Yung mga kung ano lang nakita akong una at saka mga talagang necessity. So marami pa akong hindi nabibili. So iba dito ay kailangan lang natin talaga ikabit dito sa ating unit para na rin sa kanyang longevity at saka protect din natin siya sa mga inaasahang bagay at saka syempre sa appearance na din ng ating unit. So without further ado ay umpisa na natin at ito ang mga nilagay natin sa ating sasakyan apps as of now. So unang-una na nga sa ating listahan ay itong sinasarado ko ngayon at ito ay napaka-importante talaga dito sa lugar na to dahil as of today ay wala pa tayong parking lot na may bubong or parking space na may bubong. So kailangan na kailangan talaga itong car cover. Naghanap ako online sa Shopee at ito yung pinaka maliit na nakita ko kasi actually ang espresso is maliit lang talaga siya, maiksi. Yung nguso niya kasi ay hindi mahaba gaya ng ibang hatchback. So pinaka maliit yung aking nakuha. At ayun na nga, pagkalagay ko nitong car cover ay umulan. So, nabinyagan agad. Kaya napaka-importante talaga merong car cover. At syempre, pag sobrang init din, protection din ng paint. Kaya naman napaka-essential talagang meron tayong car cover habang wala pa tayong covered parking lot. And ito naman yung pangalawang kailangan na kailangan ay ang cabin filter. Lalagay na po natin yung cabin filter. Ito po yun. Order ko sa Shopee. 400 plus po kasama yung shipping fee. So yan po. Charcoal siya. Hindi siya washable kasi medyo pricey pa yung washable eh. So tatry ko muna tong hindi washable. Natin kung ilang months pwedeng magamit to or tumagal. Basta natin. So, ito na yung loob na paglalagyan ng cabin filter. Ito yung pinakalaki niya dito sa gilid. Sa mga kanan. So, madaling-madali lang buksan. Gaganyan mo lang siya. Tatanggal na siya. And then, papasok na natin itong cabin filter. So, tingin ko wala naman siyang side. Kung saan yung harap o likod, parang parehas lang naman siya. So, lalagay natin siya dyan. Babalik natin tong trip niya. Babalik natin din yan. And then, yun na. So, yung mga switch. Ayan. And, sasara na natin. So, natin. Ayan. Madumi siya. Panalilinis. So next naman sa ating listahan ay itong door guard or bumper ng pinto para kung sakaling may biglang magbukas ng pinto nang hindi niya tinitignan yung nasa labas, baka merong masasaging kotse or ibang matitigas na bagay na nakaharang pala, ay hindi magagasgasan yung ating pinto. So sa part na to ay tinitignan ko yung pinakamaumbok na part ng pinto. At doon natin ilalagay ito dahil maiksi nga lang to. And tong nabili ko ay nakahiwala yung kanyang pandikit. So ididikit mo pa siya doon sa pinaka bumper and then saka mo siya ididikit doon sa door. And pipil off na natin yung plastic na nakadikit para maidikit na natin siya doon sa pinto. At nabili ko nga lang pala ito sa Mr. DIY.
More or less 100 pesos yata, more or less, hindi ko na matandaan yung presyo niya. Basta murahin, mamurahin lang siya. And apat na piraso na siya. So nilagyan ko na din yung iba pang sides. Ayan, so kung makikita nyo, siya talaga yung pinakamaumbok na part. Pero may isa pang maumbok eh. So lalagyan pa natin yun siguro pag nakabili ulit tayo. And dito naman sa driver side na pinto, ang napansin kong pinakamaumbok ay yung nasa baba. Kaya yun ang nilagyan ko muna habang hindi pa nakakabili ng isa pang set. And next naman natin pong ikakabit ay itong bumper guard. So sa bumper po siya ilalagay niya sa may unahan ng kotse. And of course, ikakabit po natin siya sa pinakamaumbok na part nung harap. Pupunasan na po natin and then saka natin siya ididikit. So ito din po yung isa sa mga essential talaga habang hindi pa tayo nakakabili or nakakapagpakabit ng 360 na camera ay ito, dito muna tayo sa maliit na salamin na ito na bilog na pwede mo makita yung ibaba ng gulong kung saan na ito nakaapak. So bukod po sa makikita mo din yung sa likod ay most especially makikita mo po yung ilalim kung nahuhulog ka na ba o kung malapit ka na ba sa bangin, ganyan, dun sa gilid. So, napaka-importante din pong kabitan po ng ganito. Nakalimutan ko yung tawag, pero mura lang po siya, more or less 100 pesos ang isa. And next ko naman pong i-share sa inyo yung binili natin dito sa loob. Ito po yung steering wheel cover. Yan, napaka-essential din po niyan, lalo na para sa grip ng ating pagmamaneho. Yan. So, mas madali mong ma-turn yung manibela. And syempre, para hindi din agad kapitan ng dumi yung ating manibela. And aesthetically po, ay napakaganda niyang tingnan. So, napakadaming design at itong design na to ang napili ko. At bumili din po ako nitong saksaka ng wifi. So, wala po kasi akong makitang ibang paraan para masaksaka ng wifi. So, ito yung nabili natin. Medyo pricey ito kasi doon ko mismo binili sa DIY hardware. Kaya medyo mahal. Nakita ko kasi sa Shopee, mura, may mga mura lang na ganito. Although yung difference niya is 200 pesos. Kasi nabili ko ito ay 700 pesos plus. Tapos sa Shopee is 500 or less. And napaka-importante din itong last nating item dahil ito po yung neck pillow. Kasi wala pong neck support itong upuan ng espresso sa driver side at saka sa passenger side. Sa likod meron po. So, napaka-importante nito lalo madaling mangalay yung aking leeg. So yan, maraming salamat sa inyong panonood at sana kahit paano may na-share ako sa inyo. At kung may ma-suggest pa kayo na isasuggest na mga kailangan pang idagdag dito sa ating unit ay malaya kayo mag-comment yan sa ibaba. And sooner or later ay may order na natin yan at mahanap natin sa Shopee or sa mga DIY store. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood and see you on our next video. Maraming po salamat.